the video lecture na ito, ating tatalakayin ang konsepto ng sex-related inheritance. Ating tatalakayin kung paano ang traits ay specific na mamamana lamang ng isang sex ng organism. Ngunit, nagkakaroon din ng pagkakataon kung saan ang isang trait ay parehong lumalabas sa magkaibang sexes. Kaya ano pa ang iniintal mo? Tara na at ating pag-aralan ang konsepto ng sex-related inheritance. Good day everyone! Sir Gareth here. I will help you to learn and explore the majestic and interesting world of science. Sex-related inheritance. It is a type of inheritance whereas the traits that the offspring will inherit depends on the sex that they will have. Paano nga ba natin nalalaman kung ano ang magiging kasarian ng isang organism? Sa konsepto ng biology, ang organism, particular na ang mga tao, ay binubuo ng 46 chromosomes. Sa 46 chromosomes na ito, ito ay nahahati sa 44 autosomes at 2 sex chromosomes. Ang sex chromosomes ay may dalawang uri. Ito ay ang X at ang Y chromosomes. Ang X chromosome, ang sex chromosome na present sa lahat ng organism. Samantalang ang Y chromosome naman ay ang sex chromosome na nagbibigay daan kung ano ang magiging kalalabasang sex o kasarian ng isang organism after mag-undergo ng reproduction ang isang lalaki at ang babae. During reproduction, kapag ang X at Y chromosome ay nagsama, ito ang magbibigay daan kung paanong magiging isang lalaki ang isang organism. Ibig sabihin, ang male organism ay may pinagsamang X and Y sex chromosomes. Samantalang, kapag nagsama naman ang dalawang X chromosomes during the reproduction, ito ang magbibigay daan kung bakit magiging isang babae ang isang organism. Sa madaling salita, ang lalaking organism ay may X and Y sex chromosomes at ang babaeng organism ay may identical X sex chromosomes. Sex-related inheritance can be categorized into 3 types. Those are sex-limited traits, sex-influenced traits, and sex-linked traits. On this video lecture, we are going to give our focus on the first type of sex-related inheritance. That is the sex-limited traits. Sex-limited traits are traits that are expressed exclusively in one sex of the species. Nangangahulugan lamang nito na ang trait ay exclusive lamang or natatangi para sa iisang kasarian. Tuhayan natin ang mga sumusunod na halimbawa. Lactation is an example of trait which is exclusive for females. Alam naman natin na ang mga babae lamang ang may kakayahan na makapag-produce ng milk dahil sa presence ng tinatawag natin mammary gland at tulong na rin ng tinatawag natin sex hormones na meron. Sa panghalimbawa nito ay ang pagkakaroon ng makukulay na buntot o feather tail ng isang peacock. Ito ay maoobserbahan lamang sa mga lalaki dahil ito ang ginagamit nila upang ipakita ang kanilang kagustuhan sa mga babae o tinatawag natin pipaw. Ang pipaw naman ay masasaktihan natin na hindi ganoon kakukulay ang kanilang feather tail at maoobserbahan natin na ito ay palaging nakabahan. Tulad ng nabanggit natin sa konsepto ng sex-limited trait, ito ay exclusive na masasaksihan lamang sa iisang sex o kasarian. Magbigay tayo ng isang halimbawa ng genetic problem under this type. Gamitin natin ang table na ito para maging basihan ng alleles na gagamitin natin sa ating mga susunod na genetic problem. Mapapansin natin na sa genotype column, isinama natin ang sex chromosomes ng organisms. Dito, makikita natin na nakasubscript ang alleles for the trait. Ito ay ipinapakita lamang upang maipaliwanag kung papaano mabubuo ang sex ng organism and at the same time ang trait ng kanilang mamamana. Halimbawa, para ma-express ang female lactating organism,
Kailangan na ito ay may identical XX chromosomes. Ngunit pagdating sa lactation trait, mapapansin natin na ito ay pwedeng ma-express into two gene pairs. Una ay ang combination ng identical capital letter L, kung saan ito ay babasahin natin as homozygous lactating, at combination ng capital letter L at small letter L, na kung saan ito ay babasahin naman natin as heterozygous lactating. Nagkakaroon naman ng pagkakataon na ang isang female organism ay nagiging not lactating dahil sa ilang chromosomal disorder or hormonal problems. Kaya nagkakaroon sila ng genotype na identical X chromosomes with superscript of small identical letter L. Pagdating naman sa genotype ng male organism, dahil nga nasabi natin na ang lactation ay exclusive lamang sa mga babae, kahit na tayo ay gumamit ng identical capital letter L o combination ng capital at small letter L, ito ay mananatiling not lactating dahil sa konsepto ng sex-limited trait. Makikita rin natin na sa table ay ipinapakita dito na kahit may presence ng capital letter na naka-superscript sa sex chromosome ng male organism na X and Y chromosomes, mananatili pa rin na ang phenotype o observable traits sa male organism ay not lactating. A female homozygous lactating cattle mates with a male not lactating cattle. What will be the possible sex and traits that the offspring will inherit? Gaya ng nakasanayan natin sa pagsasolve ng ibang genetic problem, gagamit tayo ng step-by-step procedure upang masundan at maintindihan natin ang pagsasolve ng mga genetic problems. Step 1, we need to identify the traits or gametes of the parents present on the genetic problem. Sa ating problem, nabanggit na ang female cattle ay may homozygous lactating trait na may gametes ng identical X chromosomes with superscript of identical capital letter L. Samantalang ang male cattle ay nagdadala ng X and Y chromosomes na may superscript ng identical small letter L for not lactating. Step 2, we need to use a Punnett square. Gaya ng ating nakasanayan, ilalagay natin ang gametes ng mga parents sa horizontal at vertical parts ng ating Punnett square. Ang female gametes ay ilalagay natin sa nakatayong bahagi. Ito ay may X at isa pang X or homozygous X chromosomes na may superscript na identical capital letter L for lactating cattle. At ang male naman ay may X and Y chromosomes with the superscript of identical small letter L. Sa first box ng ating Punnett square, makikita natin na ito ay makakapag-produce ng female cattle na may gametes ng identical X chromosomes with superscript of heterozygous lactating or a combination of a capital letter L and small letter L. Sa second box, ito ay makakapag-produce ng male cattle na may X and Y chromosomes na may superscript ng not lactating trait o combination ng capital letter L at small letter L. Muli, huwag tayong malilito kung sa genetic problem ay makikita natin na ang male parent ay gagamitan natin ng capital letter L, ngunit ito ay babasahin natin as not lactating. Tandaan natin na sa konsepto ng sex-limited trait, sa female organism lamang natin binabasa ang capital letter L as lactating or yung may kakayahan na makapag-produce ng male. Sa third box, ito ay makakapag-produce ng gametes na katulad ng sa first box. Ito ay may female heterozygous lactating o may gametes na
identical X chromosomes with superscript of capital letter L and small letter L. Sa fourth box, mapapansin natin na ito ay may gametes na katulad ng sa second box. Ito ay may X and Y chromosomes na may superscript ng capital and small letter L na isang male not lactating cattle. Kunin naman natin ang genotypic ratio. Ang genotypic ratio ay tumutukoy sa distribution of gametes resulted from the problem using the Punnett square or Ates cross. Ito ay may genotypic ratio na 2 female heterozygous lactating is 2 male not lactating. Matapos natin kunin ang genotypic ratio, kunin naman natin ang phenotypic ratio. Muli, ang phenotypic ratio ay binabatay natin sa naging resulta ng genotypic ratio. Ngunit, ito ay isusulat na natin according to its physical trait. Tulad nito, tayo ay nagkaroon ng phenotypic ratio na 2 female lactating cattle is 2 male not lactating cattle. Matapos nating kunin ang phenotypic ratio, step 5, kailangan nating kunin ang probability. Ang probability ay nakabatay sa phenotypic ratio ng ating problem. Dahil ang phenotypic ratio natin ay 2 female lactating cattle is to 2 male not lactating cattle, ang ating probability ay 50% female lactating cattle and 50% male not lactating cattle. Subukan pa nating mag-solve ng isa pang genetic problem under sex-limited trait. Kumuha ka ng lapis at papel nang sa gayon, ikaw ay makasabay at matutunan mo kung paano ba talaga sinosolve ang genetic problem na ito. Problem number 2. What will be the possible traits and sex of the offspring if a female heterozygous lactating cattle mates with a male not lactating cattle? Sa bahaging ito, bibigyan kita ng 5 segundo para sagutin ang aking mga itatanong nang sa gayon, makasabay ka sa pagsasolve ng sample inheritance na ito. Step 1, we need to identify the traits or gametes of the parents present on the genetic problem. Ano nga ulit ang mga traits na present sa ating problem? Muli, bibigyan kita ng 5 segundo. Time's up. Tama. Ito ay ang female heterozygous lactating cattle at ang male not lactating cattle. Sa step 2, gagamit tayo ng Punnett square. Ilalagay natin ang gametes ng parents sa nakatayo at nakahigang bahagi ng ating Punnett square. Tulad ng ating nakasanayan, ilalagay natin sa mga posisyon na ito ang gametes ng parents. Ang female ay merong identical X chromosomes with superscript of capital letter L and small letter L, samantalang ang gametes ng male cattle natin ay may X and Y chromosomes na may homozygous small letter L. Ano ang gametes na mapoproduce sa first box? Tama. Ang mapoproduce dito ay identical X chromosomes na may superscript na capital and small letter L kung saan ito ay tumutukoy sa isang female heterozygous lactating cattle. Paano naman ang susunod na box o ano ang magiging gametes na meron sa second box? Tama. Ito ay makakapag-produce
ng X and Y chromosomes na may superscript na combination ng capital and small letter L na kung saan ito ay tumutukoy sa male not lactating cattle. Uli, bakit nga natin babasahin na not lactating trait ang capital letter L kung ito ay nasa sex chromosome ng isang lalaki? Tama, dahil ang lactating trait ay exclusive lamang as a trait na lumalabas sa mga babae o female organism. How about on the third box? Tama. Ito ay may homozygous X chromosomes na may superscript na combination ng identical small letter L o babasahin ito na female not lactating. Sa situation na ito, napansin natin na nagkaroon ng presence ng identical small letter L or not lactating trait para sa isang female organism. Tulad ng nabanggit natin sa konsepto ng sex-limited trait, nagkakaroon ng pagkakataon kung saan ang exclusive trait ay hindi lumalabas sa isang organism dahil sa dalawang bagay. Una, dahil nagkakaroon sila ng genetic problem. Pangalawa, dahil nagkakaroon sila ng hormonal imbalance. Paano naman sa ikaapat na bahagi ng ating box? Tama, ito ay may X and Y chromosomes na may superscript na small letter L kung saan babasahin natin ito na male not lactating cattle. Kunin naman natin ang genotypic ratio. Atin lamang tandaan na sa pagsulat ng genotypic ratio, ating pinagsasama ang magkapareho o eksaktong appearance ng gametes na lumabas after the cross. Ito ay may genotypic ratio na 1 female heterozygous lactating is to 1 male not lactating is to 1 female not lactating is to 1 male not lactating. Magaling! Sunod ay kunin naman natin ang phenotypic ratio. Saan nga natin ulit ibabatay ang sagot natin sa ating phenotypic ratio? Tama! Ito ay ibabatay natin sa ating genotypic ratio, pero titingnan na natin dito ay ang physical trait at ang sex chromosomes. Ang ating phenotypic ratio ay 1 female lactating is to 1 female not lactating is to 2 male not lactating. Magaling! Nakakasunod ka na. Ngayon, kunin naman natin ang probability. Ang naging probability ng ating resulta ng Punnett square ay ibabatay natin sa phenotypic ratio. Ito ay magkakaroon ng probability na 25% female lactating, 25% female not lactating, at 50% male not lactating cattle. Lagi lamang natin tatandaan na sa sex-limited trait, binibigyang pansin lamang natin dito ay ang exclusive trait na maaaring ma-express sa iisang sex. Kung ang trait ay exclusive lamang sa iisang sex, dito lamang tayo gagamit ng terms na homozygous at heterozygous. Babasahin natin homozygous ang isang exclusive trait kung ito ay may combination ng capital letters at heterozygous naman kung ito ay may combination ng small at capital letter. Sa susunod na video lecture ay ating tatalakayin ang natitira pang dalawang uri ng sex-related inheritance. Ito ay ang sex-influence trait at sex-linked trait. Again,
I am Sir Garrett, and let us explore the majestic and interesting world of science.